Anyway guys, hindi ako pumapalakpak para ano. Minamatch kasi namin yung audio. So just in case lang na maging malabo yung mapapakinggan nyo, mayroon namang ano, solution, backup. Right. So balik na tayo dito sa pinaka part 2 natin. Ito na yung final interview natin. At dito, Miss Colonel Bosita, mag-e-entertain tayo ng tanong ng publiko. Okay. Right. At ito na yung mga hindi natin maalam eh kung maanghang ba to. Depende to, pipili lang ako dun sa mga ano. Hindi, okay lang kahit maanghang. Kahit maanghang? Oo, sinanay ba kayo? Hindi, sinanay na ako ng mga ibang kid. Sanay naman pala si Colonel. O paano, umpisahan na natin yung tanong. Bagal yung internet ng ano. Bagal ba? Oo, mabagal eh. Hold on lang kayo kasi yung internet natin medyo hindi kinakaya. Hindi kaya, mabagal. Mm-hmm. Alright, so ang unang tanong natin from Mr. Romeo, first name. Colonel, handa ka na ba? Bakit niya naisipang tumakbo? Nagpaalam na ba siya sa kasanggunian ng INC? Sino yung tinutukoy ako? Kayo daw eh, INC daw kayo. Doon po sa mga kapatid natin sa iglesia na inaakala na ako ay INC, maraming salamat po, no? Kung may tatanong ninyo bakit yung style ko kung paano magpag-usap parang iglesia, di ba? Kasi ang tawag nyo kapatid. Kasi pasintabi po dun sa mga iglesia ha. Hindi kasi ako marami akong kaibigan na leaders na iglesia. Parang barkada yan eh, di ba? Kunwari, barkada kita, madalas kang gumamit ng PI, eventually, ma-influensyan mo ako, gumagamit na rin ako ng ganung salita, PI, no? So, dahil marami akong kaibigan na leaders, not only leaders, may mga kaibigan ng iglesia, kapatid na iglesia. Kaya isa na rin yun, kaya parang yung style ko. But, pero hindi kayo iglesia talaga? Hindi naman. Okay, from Mr. Yob Bolaños of MRO. Yung mga unclaimed IDs and certificates na binayaran pero nakuha pang sisihin sa mga nagbayad. Una, nabanggit ko sa iyo si Mr. Bolaños mahilig sa chismis eh. No? At parang isang pamilya yan eh. Kung may problema bro yung internal problem, yung pamilya mo, makikisawsaw ako. Mahirap yun. Kasi hindi mo alam eh. So, ang maganda dyan, kung hindi nervyoso si Mr. Jobert Bolaños, samahan mo na siguro. Umattend kayo ng seminar para makita nyo yung kumpleto tungkol sa pinagsasasabi niya. Ano? Hindi niya alam yung problema. And we cannot deny lahat ng even small family, even a small organization, nagkakaroon ng problema. Okay? So, si Mr. Bolaños, sumasaw-saw lang. But, as founder of RSAP, ang titingnan ko, yung problemang yan is napaka-minimal eh. Okay? And, considering na ang tinutukoy niya ay riders, di ba ang kanyang pangalan ng organization, Motorcycle Rights Organization, gamitin niya, invite niya yung sinasabi niyang riders, mag-file ng complaint against me. Legal, totoo, presenta. Parang magandang laban, hindi puro chismis. No? Nakikisaw-saw lang siya eh. Pero para maging klaro, siguro, sabi ko nga, kung may time ka, samahan mo siya. Kasi mahirap bro, yung may problema sa loob ng isang pamilya o na organization, sasaw-saw ka, hindi ka naman part ng organization. Oh, attend kayo. But sabi ko nga, even small family or small organization, hindi maiwasan may problema. But as founder, as far as I am concerned, very minimal yung issue. And dahil siya ang head ng MRO at involved yung riders sa sinasabi niya,
Eh, sayang naman yung kanyang MRO. Kung puro chismis lang. Invite niyo yung riders. File sila ng complaint against me. Haharapin ko. Haharapin ko. So, yun. Proceed tayo dun sa next question, no? Bakit wala siyang tinatanggalan na grupo na sinasapian? Wala siyang tinatanggalan na grupo na sinasapian. Tanong po ito ni Mr. Philip. Kilala ko yan. Banggitin mo lang pangalan. Alam ko yan. Si alam Mr. Rabulan yan. Mr. Sabi mo, prangkahan eh. Ano? Si Mr. Rabulan yan. Teka, check ko maigi. Eh, sabi mo, gisahan, prangkahan eh. Tapos bigla lang kakambyo eh. Hindi. Oh. Felipe Rabulan. Rabulan, yan. Ah. Yan oh. Si Felipe Rabulan, si Jobert Bulanos, si Rod Cruz, iisa ang tono niyan. Si Rabulan, chismoso yan. Anong sabi? Wala akong tinatagal ang organization. Dapat kayo, mga leaders, responsable. Di ba lagi ko sinasabi? Even you, bro, pwede mo akong akusan. But, be responsible naman. Pag sinabi mong, Colonel Busita, ang dami mong organization, wala kang tinatagalan, prove it. Chismis yan. Ibig mo bang sabihin, bro, kung merong Pasig Riders Club, in-invite ako for the seminar, member na ako nun. In-invite ako ng RG, nakisama ako sa RG, member na ba ako ng RG? In-invite ako ng Armas, tumakbo kami ng Alamino City, Pangasinan, nagkanda kami ng seminar, member na ba ako ng Armas? Na-invite din ako ng MCAPS. Dati, nakakasama ko rin ng MRO, BMRF. Definitely, chismoso yung grupo na to. Kasi they cannot prove na ako ay naging member ng iba't ibang club. Hindi totoo yan. Ito pa, dagdag sa tanong niya. Saan napupunta ang pondo ng RSAP? Mabuti pa, kung nakikita nila, ano sabi niya? Kung saan napupunta ang pondo ng RSAP? Lilinawin natin. Totoo na may pera ang RSAP. Okay? Ginagamit namin yan sa aming operations. Libre ang seminar. Libre ang seminar. Okay. Saan kami nakukuha ang pondo? Kung may sticker purchase, siyempre may discount yan. Okay. Meron. Pero, minimal yan eh. Very minimal. Kasi, wala kaming nire-required na rider, na participant, na kumuha ng item. Rider ka, umaten ka, wala kang pera. So be it. Walang mandatory fee sa RSAP. Walang registration fee. Walang monthly due. Walang quarterly due, semi-annual, annual due. Wala. May pera ka, wala kang pera, bro. Okay, welcome ka sa RSAP. Pero pag kumuha ka ng sticker, patches, mayroon doon certain discount. Nakakatulong sa amin. So, hindi ito malaki kasi hindi mandatory. Hindi mandatory. Now, kung gusto nila, questionin, again, daanin natin sa legal. Kasi itong mga to, may kasabihan kasi sa Batangas, bro, wala nang ang ginagawa, nakakabigat pa. Ang lalakas magloob mag-question, wala namang ginagawa. Oh. Sukatan na lang tayo, wala namang ginagawa. Oh. Hmm. Ikukumpara nila yung RSAP sa kanila. Ano nga yung nabasa ko kay Jobert Bulanos? Nagkakandak din pala daw si Mr. Bulanos ng seminar eh. Sabi niya, siya sa kumukuha ang pondo, nagsosolicit. Sponsors. So pag may suporta ang sponsors, may seminar. Pag walang suporta ang sponsors, walang seminar. Eh bro, ang pinag-uusapan natin namamatay sa pagmumotorsiklo, thousands.
Hindi, every year, thousands. Thousands, statistics. Hindi pwede yung, pag may nahingi kang pera, may seminar. Kami, may pera o wala, tuloy ang seminar. Ang maganda kasi dito, bro, sa pamamagitan ng mga riders, nakaka-survive kami. Now, kung yung kung sino man nagko-question niya na yan ay kino-question ako, eh, gawin natin bigat. No? Oo. Eh, ito nga mabigat eh. Walang ginagawa, ang lalakas ng loob mag-question. Kung sino man yan, o kung sino man sila, simplihan natin. Halimbawa, bro, kino-question mo ako. Okay? Wala ka na may binibigay sa akin. Simplihan natin. Mag-provide ka ng pondo, gagastusin ko every seminar. Tatakbo kami ng tugigaraw. Sasubmit ko sa iyo ang estimated cost. Lahat ng kailangan, provide mo. Wala nang item sa RSAP. So ito kasi mga ito, ang gagaling mag-question, wala namang ginagawa. Ngayon, open ako sa suggestion. Baka sila ay may mai-recommend na pwede kong gawin para sustainable yung aming programs, yung regular seminars namin sa iba't ibang lugar. Open ako, bro. Baka ikaw may mai-recommend. Welcome yan. No? So, meron pa siyang dagdag dito. Dahil inamin niya sa ROTP, natatakbo siya sa politika. Ayun ba ang dahilan bakit panay ang labas ng videos niya para maakit ang mga tao? Inamin niya. Sinong nagsabi niyan? Siya pa din. Si Felipe Rambulan. Rambulan. Chismoso talaga yan eh. Pulis ako. O sige, simplihan natin. Usapang kanto. Pag sinamo mong inamin, sinong nagtanong? Sino? Si Felipe Rambulan. Eh, hindi ko nga, hindi, ibig ko sabihin, literally, pag sinabing inamin, may nagtanong. Oh. Chismis yan eh. Ito kasing tropa na ito. Pasensya ha, doon sa aking term ha. Kasi sinasabi kong chismoso itong mga ito. Puro bato lang ng bato eh. No? Now, para maging malinaw sa mga sa mga kapatid nating riders. Ang maganda kasi bro, matatalino ang riders eh. Siguro sinasabi nito yung pinag-usapan sa Senate hearing, meeting, yung issue ng Sales Magallanes extension. Okay? 400cc na. Bro, you as rider, as professional, pati si Bradman, question nyo na ako ng derecho kung nagsisinungaling ako. Kung mali ang kwento ko. Kayo, bro, sabihin nyo, oh, binubola mo kami. Eto. Merong meeting sa Senate. Okay? Una, hindi ako taga-Senate. Dayuhan ako, stranger ako. Ang sinasabi ni Bulanos, in-announce ko daw sa Senate na ako ay tatakbo sa politika. Pasensya sa term ha. Bro, bobo ka ba? Hindi ka taga-Senate? Mag-a-announce ka? Sino ka ba? Siguro pwede yung janitor mag-announce. Bro, tatakbo ang barangay captain. Pwede yun kasi kumbaga, teritoryo mo. O, usapan diretso. Bro Mel, dayo ka, hindi ka taga-Senate, hindi ka kilala. Mag-a-announce ka doon? Hindi pwede. Ikaw, bro? Hindi. Now, kaya alam mo, nakakatakot magbiro pagka talagang chismoso ang nasa paligid mo eh. Eh, ikaw, napansin mo? Kanina, pagtigil natin, may nagpapaselfie sa akin. Napansin nyo kanina? Dami. Papapicture. Di ba? Nakita nyo? Yeah. O yan, makaka-relate kayo. Late ako dumating sa Senate. May meeting yun eh. Ang issue sa Sales Extension yun sa SLEX. Yes. Pagdating ko, dahil wala pa namang meeting, may mga riders, may mga media. Colonel, selfie. Eh di ba mabiro ako?
O sige bro, basta iboto mo ako barangay captain na. Yun. Sa kanila, announcement na yon. Kaya, ito talaga mga chismoso. No. Nagbiro ako. Nagbiro ako. Pero yung sinasabi nilang nag-announce sa Senate, wow naman bro. Sino ako? Palabiro akong tao. Nagbiro ako. Kaya yung sabi nilang inamin, in-announce, yun yun. Kaya bro, ito ang lesson dyan. Pag magbibiro ka, titingnan mo muna yung nasa paligid mo. Nako, hindi ko ito kakampi eh. Suspose yan. So magbibiro ka, pabulong. Bro, boto mo ako ha. Marami. Yes. Yung sinasabi nila sa Senate, hindi pwede. Kasi mga kilalang tao, matataas na opisyalis ang nandun. Tapos ako mag-a-announce, uy, ano ka ba? Si Raulo ka ba? Ay matataas na government officials ang nandun? Mag-a-announce ka? Improper. Hindi pwede. Hindi pwede. So next, Colonel, from... Hindi yata ito real name nito. Lee Jong-suk. Makikisuyo na rin po. Pakitanong na rin, sir, kung tatakbo ba siya as party list representative para matapos na po yung usapin at aligasyon sa kanyang pagtakbo sa politika. Gusto mo na ba sagutin ko yan? Pwede o na rin. Mamaya. Pwede na, okay na lang. So, after nyan, so, iwalay na tayo. Hindi, may tanong pa kasi. Huli na lang natin, ha? Sige, para mabitin. Hindi na manunood yung mga riders pagka sinagot ko yan. Sabi ni Felipe Rabulan, kung rider ang pagkakatiwalaan niya, ngayon bakit nabaril niya ang paa niya nung sinusundan siya ng rider dati at pinaghihinalaan niya na riding in criminals? Okay. Mr. Rabulan, di ba? Mm. Ang tanong niya, something personal, di ba? Alam ko, wala naman siyang opportunity sumagot, pero tatanungin ko rin muna siya, ano? Bakit yung na-aksidente yung ano? Yung girlfriend niya? Tapos pinuntahan niya? Nanilabanan siya nung helper, nung pahinante? Knockout siya eh. Ako hindi ako makarelate sa totoo lang kasi tanong na nila to. Itanong ko rin muna sa kanya bago ko sagutin. By the way, gentle, mga kapatid na riders, gusto kong sabihin sa inyo na ako naman tunay na mabait, pasisyoso. Okay? Pero dahil si Mr. Rabulan ay talaga namang akala ko nagbago na ito eh. Dati kung bumakbak yan, pupulbusin ang mukha. No? May video yan eh, yan yung lumabas bro. Naka-involve accident yung girlfriend niya. I think girlfriend or missis. Pinatulan siya ng helper. Knockout yan. Tulog yan. O ngayon, sasagutin ko siya. Para sa kaalaman ng mga kapatid natin riders. No? Kasi malisyoso yung tanong. Okay. Na-assign ako for more than 7 years sa highway patrol. Bro, hindi ka naman nakikinig eh. Hindi, ito yun yung actually, binabasa ko din yung mga susunod na tanong. More than 7 years ako sa highway patrol group. No? Nag-provincial chief ako. Okay? Nag-regional chief ako. May iba-iba akong assignments. In other words, pag na-assign ka sa HPG, operative ba yan eh? No? Ang ina-address mo yung mga criminals eh. So, during my assignment sa Highway Patrol Group, especially, yung mga ibang pulis, pag-assign ka sa operatiba, bro, basta lumabas ka ng bahay, loaded ang baril mo. Expect the worst eh. Okay. Nung marilip ako sa, nalipat ako sa Region 3, hindi na ako assign ng PNP Highway Patrol Group. In other words, office boy. Office boy. Claro? Office boy. So dahil naging office boy na ako, yes, may dala akong pistol, 45.
Kasi nga, hindi na ako operatiba eh. Kampante ako na yung trabaho ko, office duty. Simpleng police. No? Now, nung meron akong gagawing coordination dito sa somewhere in Caloocan, di ba hindi naman talaga ako may, yung sasakyan ko, bro, hindi tinted eh. No? Anyway, bago ko ituloy, matatalino naman ang riders, makikita nila kung nag-iimbento ako o hindi. No? So, yung aking sasakyan, bro, hindi siya tinted. Kahit malayo ka, kita mo ako. Okay? Ay, naka-complete uniform ako. Okay. May nasusundan akong highly tinted na crosswind. Hindi ko alam kung crosswind or sportivo. Highly tinted. Ibig sabihin, bro, kahit ang distance mo ay 1 meter lang, talagang hindi mo makikita ang tao. So, ang nangyari, wala naman akong ibang intention. Hindi sinasadya, ang tagal naming magkasunod. Okay? So, dahil matagal kong, na-realize ko na yan nung mangyari na to eh. Matagal kaming magkasunod, tumigil siya, bro, dun sa open, meaning tumigil, wala naman traffic na, tumigil siya, full stop. Yung pagka-full stop ng ganon, naka-block. Baka ganon. Duda na kayo. Eh, pulis ka, bro. Open naman, tumigil, full stop. Tumigil. Highly tinted vehicle. Ako naman, naka-ganyan. Okay. Full stop siya. Noon. So, sabi ko, oops, ayaw ko namang mag-provoke. No. Dead man na lang ako. Umiwas akong ganon. Yung riding in tandem, dinikitan akong ganon. Eh, walang load yung 45 ko, bro. Kasi nga, hindi na ako operatiba. While driving, kinuha ko yung 45, nag-load ako. Yun nga, hindi nagdadrive, na-accidente, bro. Eh. Accidentally, pumutok yung baril. Kasi nga, while driving, kinuha ko sa bagyong 45, nagdadrive, nag-load ako. Accidentally, pumutok. So, saan kayo napuruhan nun? God is good, ha? Yung tama ako sa 20, tumagos. Sa left, right or left side? Nandito. Bro, okay. Ipakita. Hindi na, hindi mo na kailangan ipakita. Okay. Yan, bro. Ah. Throw intro. Tapos, tumama yan doon sa paa ko sa left. Nagugulat nga yung doktor, 45 yung tumama. Pero hindi nabasag ang buto. Makikita mo kung lumalakad, walang damage. Duguan lang. Yes. So, meaning, yung may barrel na hindi naman nagdadrive, na-aksidente. Aksidente? Eh, lalo na yung nagmamaneho ka, bro. By the way, manual yung aking sasakyan, ha. May cambio, kuha ng barrel, load. Ang maganda lang doon, siguro nakita nung, I do not know, no? Baka nakita nung riding in tandem na, siyempre, ano bro, eh, parang 6 o'clock na ng gabi. No? Hapon yon, inabot na ng gabi. No? Bandang mga port, mga around 5. Siguro, nakita nung ano yung baril. Siyempre, pumutok yan. Yan ang nangyari. So, yung intention ko, yung sabi niyang, kung mahal ko ang rider, bakit may intent ako sa mga riding na barilin yung rider? Ay, bro, ikaw man ang nasa posisyon ko. Bro, well, ikaw nasa posisyon ko, blinak ka ng highly tinted, tapos pag ganun mo, may dumikit na riding in tandem, ano yun, hintayin mo na lang putukan ka. Diba? So, kinuha ko yung 45 ko doon sa bag ko while driving, nag-load ako nung ako'y magkakambyo uli. Kasi di ba pagka wala timing yung cambio mo, ano mangyari? Titigil yung sasakyan. So while driving, pack, huli, kuha yung barrel, load, cambio uli, boom! Yan. Pero God is good. Makita mo yung tama ko, throw intro sa kanan, at
Actually, may bala pa ako sa paa eh. Ba't ayaw nyo napatanggan? Hindi, and advice ng doktor, huwag nang tanggalin. Kasi naipit siya eh. So kung tatanggalin siya, mas magiging delikado ba? Delikado daw, baka may nerves na maputol. Lumiit pa ako, mapilay ako. So yun ang totoo. Yes. So I hope na nasagot si Ana. Wala akong intention pumatay ng rider. Kasi ang dami kong inkwentro sa riders. No? Bigyan natin isang sitwasyon. Sa Santa Rosa City, yung rider nag-overtake sa kanan, kamuntik na ma-aksidente, binalikan ako. Hindi ko siya binaril. Kasama kong pamilya ko, may nag-cut na riders, tatumba, pinalibutan ako. Wala akong pinutukan. Hinawakan ko lang yung 45 ko, if in case na may puputok, puputok ako. I love riders. I love riders. Anong patunay na we love riders? Eh, every other Sunday, nagsa-seminar kami sa iba-ibang lugar. Tapos, 24 oras, kahit sino, pag tumawag sa akin, pinagtatanggol ko. So, hindi na talaga kayo natutulog yan? Ano? Hindi, na nasasanay na ako, bro. Kunwari, tumulog ako ng 9, 10, may tumawag ng 10. Aksidente, aksyonan ko, tutulog uli ako, may tatawag na naman. So putol-putol talaga putol-putol. Ay, nasanay naman ako. Yung putol-putol na tulog, okay naman yun. So yung sinasabi na hindi totoong mahal ko ang riders, hindi totoo yun. Bro, yung sacrifices namin ng RSAP, patunay na yon. We love riders, we love riders. Okay. So next question naman tayo, Fernet. Teka. Naglo-load kasi yung ano. Naglo-load yung internet. Baka mamaya matapos na tayo, hindi may tanong. Teka. Di next week na lang. Ay, teka. So next question naman pa. Sabi ni Arigilio, baliktad pangalan, Iknarf. Ano ang status ng employment ni Colonel as this moment? Siguro itanong mo muna bakit niya tinatanong yan. Yung tanong niya kung ano yung status, hindi ko muna sasagutin. Definitely. Hindi ko na sasagutin, no? Ah, sige. Isa lang masasabi ko. Ano naman to, kumbaga eh, ano naman to, random yung mga ano natin, tanong dito. Yung sinulat ko, tsaka ano yung masasabi ko sa riding tandem sa pagbaliyo ko. Okay, so unahin ko muna dito yung nakasunod. Actually, madaming ano, maraming natanong, hindi lang kaya ng internet. Pasensya na po talaga kayo. Sunod-sunod, sabay-sabay kasi nagpe-play. So, sabi ni Sherwin Evian, ano ang tingin nyo sa riding in tandem sa Mandaluyong kung mawawala na? Kung mawawala okay. Na ba? Yung riding in tandem sa Mandaluyong City, ganito po yan. Bakit si Colonel Busita walang involvement dyan? During the time na nilabas kasi yan, hindi ako active sa riding community. Okay? Nakapokus lang ako sa mga seminars. But definitely, hindi katulad ngayon na active at nasa loob ako ng riding community. Meaning, as far as ako is concerned, during the time na inilabas yan, wala akong alam dyan. Okay? Now, ang tanong, riding in tandem. Tama-tama ito, magandang ano to. Ang alam ko dyan, sa riding in tandem, nag-file ng kaso. May grupo na nag-file ng kaso. At isa dyan, si Jobert Bulanos. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung sometime nag-post si Attorney Calderon. Kasi si Attorney Calderon ay isa sa mga responsible rider ng MRO. Ito talaga tumutulong to. May problema ka? Tutulungan ka niyan, libre. Okay. So, hindi naman kompletong detalyado yung alam ko. Pero may nabasa akong post si Calderon na ang pagkaintindi ko, yung kasong ipinail ay siya yung attorney na whatever, no?
na ang may nasabi niya doon na parang iniwan siya sa ere. Lilinawin ko ah, hindi kompleto. Nagbibigay lang ako ng background, no? Parang